Ayan, magandang umaga sa lahat. Nandito tayo sa Bod sa Agta. At yan ang kanilang cashier. Trans Bod sa Agta. So, bibilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung 1, yung 2, yung 3, yung 4, yung 9, lebih apat nih, lebih lima, lebih anin, lebih pitu, lebih walu. Yan, hindi ko nalang bibilangin. Sinto sing pinta dito eh. Napakaganda pala nito. I just now, I just imagine that, oh, sobrang ganda. Hindi ko to, kung hindi ako nakapunta dito para nagkupras, hindi ako nakapunta. Gawa talaga siya sa kawayan at tinalian siya ng mga napakalaking tansi at saka maganda rin itong view at tuloy tayo. So hindi siya makita natin na pansin na pangit kasi iikot ka lang at makikita mo ng Agta. So sa lahat manood lang tayo sapagkat maya-maya makikita na natin ang tunay na Agta. May mga Agta sa Bohol, may mga mag-Agta sa Makatagalugan, pero itong Agta makikita natin na yan. Kung ano ba ang Agta sa Bisaya, ay ito tinatawag na Bundok Agta, Mount Agta. Yan. Makikita natin sa taas ang formas. Okay. Ayan. Ayan, paket na ako. Tapos mayroong tagalubok dito, dalawa. Sila ma'am. Ayan. Kasi gusto nilang katulad ko, titingin ng Agta. Kaya nauna ako sa kanila. Kasi titingin ako ng Agta. So pahinga muna tayo rito. Titingnan muna natin yung kapaligiran. Napakaganda. Kasi ito po ay part ng Chocolate Hills. Yung sa baba ay palayan, niyogan. Napakagandang tanawin na makikita mo sa baba. Yan. Pagakyat. Malapit na tayo sa tuktok. Tuktok ng Agta. So, makikita natin ngayon kung ano nga ba talaga ang Agta. Kising Agta, kamukha natin, kamukha nila. Sino ang papo? Ang Agta pang Tagalog o Agta na Bisaya.
Ayan, dito tayo sa pinaka tuktok. Dito yung pinaka maganda ano sa lugar nila. Kita niya sa likod ko, mayroong tiktok. Mayroong nalawang tiktok. Yan mga tiktoker. At yun ang nasa paligid. Mga gandang mga tanawin. At yun naman sa kabila, yun ang Chocolate Hills. Yun ang sa malayo. Ito ba? Sa kado, boss? Tay-tay. Ah, veteran. Wa. Ingat nih, Kevon. So ayan, pauwi na tayo. Pababa tayo sa ito yung bukas kabila. Ayan. No, makiagta ni Wad. Agta ni. Dato, di kipasangin lang. Tapos video di makiagta. Agta. Yung pinakatuktok na to. So, itong shelter nila. Para kung gusto nilang mga guest dito na gusto pahinga muna sandali, titingin sa kapaligiran. So, di kandoso. Ngayon, pababa na tayo. So, dito tayo pababa. Kasi, sa harap sa kabila, dito tayo pababa. So, mayroong mga nakikita natin mga guest, mga around 10 to 20, 20 lang. So, yung iba na pasali sa din vlog kasi gusto din lang maging vlogger. So, hopefully, magano sila sa ating vlog. So, sa paligid naman ito, may mga itinanim na mga pinya. So, dahil po kabubukas lang nito. Ayan. Maliwanag na maliwanag talaga na pinagbabawal yung paninigarilyo sa loob. Kasi maliban sa nakakasama sa kalusugan, ay nakakasama din sa kapaligiran. Bakit ito sinasabing bawal ang paninigarilyo dito? Kasi ginamit ka sila centrolite materials. So, pag nanigarilyo, pag nasunog to, sigurado, tapos na. Kaya bawal, strictly talaga ang paninigarilyo. Bawal talaga rito ang paninigarilyo. Pinagmahigpit talaga ang pinagbabawal. So, yung iba, pag bumaba sila, doon sila, doon rin sila bumaba. Pero tayo, dito tayo bababa. Kasi, yung entrance doon, at dito tayo bababa. Kasi mas maganda nga naman tingnan. Na, habang nandito tayo, makita natin yung nasa baba. At, kapag may problema tayo, medyo naka-stress tayo. Na-stress tayo. So, mawala yung stress habang nakikita mo yung paligid. Nakikita mo yung area. Kasi, maganda nga naman talaga ang area. Kasi, ang kagandahan kasi, sabihin ko po sa inyo, yung kagandahan kasi, hindi yun sa mga material, yung napakaganda nakita mo sa bagay. Posibleng ganito, na isang bundok lang, nilagyan lang ng ganito, simple lang. Pero, ang magbibigay ng ganda, itong paligid, na makikita mo sa yung tanawin. Kasi, ang maganda, yung nakikita ng mata, at sinasabi ng bibig. Kaya, yun, maganda. So, kung nagandahan naman ang tao, so, sinasabi naman niya, sinasabi sa malag-alok sa kasama, kaya aking panawahan ganun kung gusto din ninyong makapasa, makapunta rito. At ito is located lang sa boundary. Bandang malapit lang sa Chocolate Hills. Kung nakapunta ka ng Chocolate Hills, pinakikita ko kanina. So, mga around kilometer lang siguro, Chocolate Hills. So, gusto mo umakit ng Chocolate Hills, umakit ka na rin dito. So, sulit ang araw mo. Mayroon pa sa kabila daw. Pero, hindi tayo, hindi ako napunta, hindi ako napunta ngayon. Wala pa akong tanghalian eh. Sinubunta ko kasi, ang purpose ko talaga rito, hanapin yung may-ari at alokin siya ng stainless beef. Kaso, di natin nahuli yung may-ari. At, wala siya. Kaya, yun. Hindi natin siya nakuha ngayon.
pasok natin kanina, ang tawag dito ay bud sa agta. Yan. Bud sa agta. Na ang ibig sabihin, bundok ng mga engkanto. Higante. Malalaking tao. Eh, itong daan na ito, ito yung inclin. Para klarong-klaro, yan. Bud sa agta. Ibig sabihin talaga doon, bud sa agta ay bud, bundok ng mga engkanto. Nung pumasok nga ako doon, sinabi sa kasama ko na mag-ingat ka sa taas, may engkanto. Wala pala, yung putograp doon pala. Ang kalaban natin. Eh, dito na lang po. Alisa tayo. God bless us all.